From this to this. Hello mga lodi. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang akin na naman na-achieve dito sa loob ng bahay. Kasi meron na naman akong ginawang project na kung saan kinamangha at kinagulat na naman ng aking misis pagdating niya ng bahay. Pero ito muna, i-open muna natin ang ating parcel na in-order ko from online. Kasi mahilig talaga ako mag-order sa online. Kaysa naman, imagine ha, kaysa naman na pupunta ka sa bayan, bibili ka nito, pasan-pasan mo. Eh kung sa online ka na lang bibili, syempre, i-deliver sa iyo door-to-door na. Walang ka, hirap-hirap. Unlike na kung ganito, imagine mo, ganyan ha. Syempre, hindi ko naman maikarga ito sa motorcycle ko. Kailangan ko magrenta ng tricycle. So, magkano ang tricycle pag rerentahan? Diba? Kaya sabi ko mag-order na lang ako ng online mga lodi. Kasi matagal ko na talaga itong gusto. Kaso lang, inintay ko talaga na mag-super sale ang aking in-orderan nito na online. Alam nyo ba mga lodi na sobrang nagulat ako kaninang umaga. Kasi kahapon ko lang ito in-order Friday ng umaga. Abay tulog pa ako kaninang umaga, nagulat ako bakit nagre-ring ang cellphone ko. Sabi ko, sino kaya naman ang tatawag sa akin? Ang nasa isip ko, international. Wow, pahinaantay na international ha. Kasi mga lode, I didn't expect, oh wow, English yan, na ganun kabilis ang delivery. Kasi usually, pag nag-order ako sa online talaga, inaabot ng 3 to 5 days. Kaya kahapon ko lang in-order Friday, tapos kaninang umaga, dumating siya. Oh wow, napakabilis, kaya nagulat ako. Kaya hindi pa ako nakapangtanggal ng muta ko, mga lode. Nagpunta na ako sa labas, kasi ang bahay namin, tabing kalsada lang. Kasi ang delivery, bago na naman, hindi niya na naman alam ang bahay namin. Kaya napilitan akong lumabas ng bahay na hindi pa nakapangtanggal ng muta. Kiber. At ayun na nga mga lode. Para maging short na lang siya, binayaran ko at ito na nga, inopen ko na siya together with my princess. Alam niyo kasi mga lode, ito ay matagal ko na talagang pangarap. Kasi ang goal ko talaga dito sa loob ng bahay o ang project ko dito sa loob ng bahay ay tanggalin na lahat ang mga kurtina. Ayoko na magkurtina. Forever. Yes, you heard it right. Ayoko na magkurtina kasi ang kurtina namin yearly. Wow, swerte na talaga yan. Kung yearly talaga siya, malabahan. Pero ang nangyayari kasi, ang nasa isip ko, usually ako naglalaba kasi dito sa bahay. Bago pa ako maglaba, mga lode, sabi ko, sasabay ko na ito ang mga kurtina. Sus ko. Kaya natapos laman ako maglabada, ang kurtina hindi talaga nalabahan. Kaya inaabot yan ng isang taon, dalawang taon. Kaya ngayon, ito ang goal ko na sabi ko, no more curtain sa loob ng bahay kasi hindi naman nalalabahan. Yes, totoo yan mga lode. Hindi talaga yan. Hindi nalalabahan ang aming mga kortina. Kaya ito, sabi ko, mag-blinds kortina lang tayo. At least, pagpagin lang yan ng feeder duster, tapos. At dito na nga mga lode, bago ko pa man ikabit ang blinds kortina ayan, ay naging instant engineer at architect ako diyan. Samantala, hindi ko alam kung paano at ano ang gagawin ko mga lode. Kasi, medyo nahirapan ako diyan. Nahirapan talaga ako kasi ako lang mag-isa. Hindi ko naman pwede utos-utosan ito ang aking prinsesa dahil hindi man niya alam kung ano ang aking sasabihin sa kanya. At nahihirapan na rin ako sa kanya mga lode kasi nga pukining dollar ito ang aking prinsesa. Kaya bago ang lahat na yan dyan, guhit dito, guhit muna doon para sabi ko, ano talaga siya, pantay. Walang labis, walang kulang, charot. Pagkatapos ko na nga dito, magguhit doon, syempre tinanggal ko na ito ang aming kortina. At nagumpisa na rin ako magpokpok dito, pokpok doon kasi ikakabit ko na ang mga hook. At the same time, ito ang mag-clip sa handle ng ating blinds curtain. Ayan, never mind na lang dyan sa aking likod na napakalapad na parang sangkalan. Charot. Kaya medyo nahirapan talaga ako dito mga lode. Kasi nga, sabi ko ako lang mag-isa dito. Akyat panaog ako dito sa aking upuan. Kaya medyo napagod ako dito. At least natagtag ang aking mga tabachingching. Napagod man ako dito mga lode. Pero super worth it naman siya pag makita mo na ang magiging resulta niya. Napawaw talaga ako dito na kahit ako mismo ha, na ako ang gumawa nito, mapapawaw ka talaga at lalo akong amazed kasi sabi ko hindi ko akalain na ganito pala kaganda ang magiging resulta. Kaya ito na mga lodi, yan oh, kinuha ko na yan ang isang blinds yan dahil sa sobrang excited ko. Unang-una ko talaga yan ikakabit kaya para makita ko ang sukat niya, kung pantay ba talaga siya at kung magkasya silang dalawa. Kasi nung hindi ko pa natanggal yan sa karton niya o sa balot niya, tapos kinabahan ako, sabi ko baka hindi magkasya ito o ano ba ito kasi parang mas mahaba at sobra sa aking tansya. Kaya tingnan na lang natin dito hanggang dulo mga lode kung talaga bang kasya o talagang
hindi kinaya. Charot. At dahil nga, sabi ko, excited ako masyado, mga lode, ito na, ikinabit ko na. Anyway, mga lode, alam nyo ba, sarap sa feeling na kapag may sarili kang bahay, tapos ang sarili mong bahay ay pinapaganda mo. Kasi maaliwala siya, parang masarap sa tambayan, masarap sa tirahan, kapag ang bahay mo ay malinis, maganda sa loob. Yes, you heard it right. Totoo yan, kahit sino naman siguro ay mag-agree. Comment down ka nga, Lodi, kung agree ka sa sinasabi ko, at then comment ka na rin ng iyong opinion. Thank you very much. Quick storytelling muna tayo, mga Lodi. Sa totoo lang, hindi sa pagmamayabang, I just wanna share this to you na nung nag-asawa ako, ay may sarili na kaming bahay na inuwian. Hindi kami na tumira sa pamilya ko o sa parents ko, hindi rin kami tumira sa parents ng aking misis. Kasi nandito kami sa Luzon. Eh, ang mga pamilya namin nasa Negros at nasa Cagayan Valley. Kaya paano naman kami tumira sa mga pamamahay nila? Pero we are so blessed kaming mag-asawa kasi bago kami nagsama ay may naipundar na. Actually, ang misis ko may naipundar na bahay. Yun. Kaya pagkatapos ng kasal namin, doon kami umuwi. Kasi bo, sa totoo lang, hindi sa pagmamayabang, mahirap kasi talaga na pagkatapos yun ng kasal na wala kayong sariling bahay. Kasi ako po ay talagang ranas ko yan at nakikita ng dalawa kong mga mata na ang mga kapatid ko pagkatapos nilang maigasal, pagkatapos ng ganyan, ganito, ganyan, ay sa bahay sila tumira. Eh, ang parent ko talagang, ay, nako, ayoko na lang mag-talk, mga lodi. Pero totoo, mahirap talaga kasi hindi ka makapagusto ng galaw mo. Kumbaga, bawat kimbot mo ay may kita ka ng nanay mo, ng tatay mo. Parang pinapakialaman ka nila. Hindi ka na makahilata, hindi ka na makaidlip sa glit kasi kailangan mong kumilos, ganito, ganyan, ganyan. Eh pag hindi ka naman kumilos, sabihin na paano na, ay, ganyan, may asawa ka na, may mga anak ka na. Hindi ka makano. Totoo yan, mga lodi. Kaya I'm praying to God talaga at ito talaga ang pinagpe-pray ko sa kay Lord na sabi ko, bago ako mag-asawa, hoping and praying talaga na may sarili na kaming bahay. And thanks to God dahil bago kami nagsama ng misis ko ay may sarili na kaming bahay. Okay, balik tayo dito, mga lode. Ito na nga. Kasi medyo nakonsumi ako dito, mga lode, kasi bumagsak ba naman ang aking isang blinds. Ayan, kasi natanggal ang hook niya. Hindi pala matibay ang pagkaano. Kaya ipinako ko na lang siya ulit dyan ng bonggang-bongga. Kaya okay na yan, mga lode. Ayan, sinilip-silip ko pa yan para makita ko kung talagang okay siya o talagang pantay siya. Kaya hinila ko pa yan dyan kasi nung pagbaba ko, naiwan ang yung pampabigat niya ba dyan sa baba. O, ayan na. Tcharan! E doon na, mga lode. Tapos na ang aking project. Job well done. Palakpakan ko ang aking sarili kasi kahit ako ay tuwang-tuwa at mga ayan, may pasayaw-sayaw pa ang ending. Hindi naman pala ako kita sa kamera. At ang anak ko naman, syempre, sobrang excited. Ganyan. Ayan, siya nang nag-akyat baba na yan dyan. Salamat sa panunood at pakikinig ng aking kwento, mga lode. Hanggang sa sunod na video. Paalam!